kapare ko. Bali, magkakabit tayo ng rubber link stopper dito sa Honda Click natin. Ayan. So, kung makikita nyo, tinanggal ko na yung ito, yung arm niya. Bali, para matanggal nyo to, tanggalin nyo yung pairings dito, tsaka yung ito, exhaust natin, para magkaroon tayo ng access sa dalawang tornillo dito. So, yung kabila din, tatanggalin nyo yung pairings para magkaroon kayo ng access dun sa kabilang tornillo. Tapos, tatanggalin nyo yung bangka, ayan o, sa ilalim din. So, hinugot ko tong ano, arm niya, kung mapansin nyo, wala na siyang ano, yung rubber link stopper. So, paano ba natin malalaman kapag kailangan natin magpalit ng rubber link stopper? Una-una, pag nakakaldag tayo, parang tumutukod yung shock natin, yung parang may nag-uumpugan na bakal. Actually, hindi yun ano, shock. Ito yung rubber link stopper. Kasi pag shock, uumpug lang yun kapag medyo malalim yung pagkakalubak natin. Eh, dito kasi, sa rubber link stopper, pag wala na siya, kahit mababo lang na lubak, umuumpog talaga yung bakal. May naririnig kayong ganun. So, ito yun. Yung paghugot ko itong ano, arm, wala na siya. Wala na siyang ano, rubber link. Nahulog na. So, bumili ako nito. So, sa mga gusto pong magpapalit ng rubber link stopper, ito. Ayan. Kung nararamdaman nyo yung nararamdaman ko na ganun, yung may nag-uumpugan na bakal pag nalulubak ng konti lang, ayan, punta lang po kayo dito. Yung address ko po nasa description below. Ayan, so kakabit na natin tong rubber link stopper. Ayan mga pare, kay bali nakabit ko na yung rubber ito. So ang pagkakabit niya, nasa harap tong ano, ito. Ito yung position niya, ganyan. Tapos nasa taas yung may ano, alon-alon. Tapos nasa ilalim yung medyo patusok yung ilalim. Ayan, medyo patusok siya. Ayan, yun yung posisyon nyo, tandaan nyo yan. Bakas na magkabaligtad kayo. Yung problema kasi, nahuhulog tong rubber link stopper. So, ang gagawin natin, lalagyan natin dito ng tali para hindi siya mahulog. So, dito, ito yung kakabit ko. Itong, ano na to? Nylon wire. Nakabit na natin dito. Okay na siya. Hindi na ito mahulog tong rubber link stopper natin. Bali, putuloy na lang natin yung mga sobra tulad nito. Tapos, kabit na natin to dun sa ilalim ulit. Ayun mga pare ko, bali, ayan, putol ko na yung ano, mga sobra. Bili lang kayo ng ganito wire strap. Para talaga sure na hindi na to matanggal tong rubber link stopper natin, itong rubber na to. So, okay na to. Babalik na lang natin doon. Thank you.
Ayan, tips ko lang mga pare ko, pag magkakabit kayo itong rubber link stopper, kailangan may katulong kayo. Or kung wala man kayong katulong, kailangan meron kayong jack. Kasi mahirap to i-align kapag natanggal nyo na tapos ibabalik. So nahirapan, tatlo kaming nag-ayos nito. So pinakamadali talagang paraan dito, may jack kayo, para mas madali nung iangat or ibaba. Ayan, so after nito, ito, kakabit ko na yung tambucho. Tambucho tsaka itong ano, fairings dito sa gilid. Ayan. So again, thank you for watching. Kakabit na namin to. Have a nice day. Sana nakatulong sa inyo itong video na to, yung tutorial na to. Kung nakatulong po sa inyo, hit subscribe and hit na notification bell button. Tsaka i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook fanpage. Ayan. So thank you for watching. Have a nice day.